Nagpatuloy ng paglalakbay ang mga Israelita at nagkampo sila sa kapatagan ng Moab, sa gawing silangan ng Jordan, sa tapat ng Jericho. Ang lahat ng ginawa ng mga Israelita sa mga Amoreyo ay hindi lingid kay Haring Balak na anak ni Zippor. Ngunit hindi siya makakilos laban sa mga Israelita sapagkat napakarami ng mga ito. Natakot sa mga Israelita ang mga Moabita sapagkat lubhang napakarami ng mga Israelita. Kaya sinabi nila sa pinuno ng Midian, "Uubusin ng mga taong ito ang mga bayan sa paligid natin, tulad ng pag-ubos ng baka sa sariwang damo." At nagsugo si Haring Balak kay Balaam na anak ni Beor, sa bayan ng Petor, sa may ilog Euphrates sa lupain ng mga Amaw. Ganito ang kanyang ipinasabi, "May isang sambayan ang dumating buhat sa Ehipto. Nasakop na nila ang mga bansa sa paligid namin. Malapit na sila ngayon sa aking lupain. Napakarami nila. Magpunta ka agad dito at sumpain mo sila. Siguro malulupig ko sila pagkatapos mong sumpuin sapagkat alam kong pinagtupala ang binabasbasan mo at minamalas naman ang mga isinusumpo mo." Nagpunta ang mga pinuno ng Moab at ng Midian kay Balaam na dala ang pambayad para sumpuin ito ang Israel. Sinabi nila ang ipinapasabi ni Balak. "Ito ang tugon ni Balaam, dito na kayo matulog ngayong gabi para masabi ko agad sa inyo ang anumang sasabihin sa akin ni Yahweh." At doon nga sila natulog. Itinanong ng Diyos kay Balaam, "Sino ba yung mga taong kasama mo?" Sumagot si Balaam, "Mga sugo po ni Haring Balak ng Moab na anak ni Zippor. Gusto niyang sumpuin ko ang sambayan ng galing sa Ehipto sapagkat nasakop na ng mga ito ang halos lahat ng lupain sa paligid. Baka raw po sa ganoong paraan niya maitaboy sa malayo ang mga iyon." Sinabi ng Diyos kay Balaam, "Hindi ka dapat sumama sa mga taong iyan. Huwag mong sumpuin ang mga taong tinutukoy nila sapagkat pinagpala ko ang mga iyon." Kinaumagahan, sinabi ni Balaam sa mga panauhin niya, "Umuwi na kayo. Ayaw akong pasamil ni Yahweh sa inyo." Umuwi nga ang mga pinuno at sinabi kay Haring Balak na ayaw sumama sa kanila ni Balaam. Kaya't nagsugong muli si Balak ng mas marami at kagalang-galang na mga pinuno kay Balaam. Pagdating doon, sinabi nila, ipinapasabi ni Balak na huwag kang mag-atubili sa pagpunta sa kanya. Pagdating mo raw doon, pararangalan kanyang mabuti at ibibigay sa iyo ang anumang magustuhan mo, sumpuin mo lamang ang mga Israelita. Ang sagot ni Balaam, "Ibigay man sa akin ni Balak ang lahat ng ginto't pilak sa kanyang palasyo, kahit kaunti hindi ko maaaring suwahin ang utos sa akin ni Yahweh na aking Diyos. Gayunman, dito na kayo magpalipas ng gabi para malaman natin kung ano pa ang sasabihin sa akin ni Yahweh." Kinagabihan, lumapit ang Diyos kay Balaam at sinabi sa kanya, "Sumama ka sa kanila ngunit ang ipinapasabi ko lamang sa iyo ang sasabihin mo." Kinabukasan ng umaga, inihanda ni Balaam ang kanyang asno at sumama sa mga pinuno ni Balak, kasama ang dalawa niyang utusan. Nagalit ang Diyos dahil sa pangyayaring ito kaya't hinadlangan ng anghel ni Yahweh ang daraanan ni Balaam. Nakatayo sa daan ng anghel, hawak ang kanyang tabak. Nang makita ng asno ang anghel, lumihis ito ng daan at nagpunta sa bukirin. Kaya, pinalo ito ni Balaam at pilit na ibinabalik sa daan. Ang anghel naman ni Yahweh ay tumayo sa makitid na daan sa pagitan ng ubasan at ng pader. Nang makita siya ng asno, sumiksik ito sa pader at naipit ang paa ni Balaam. Kaya't muli itong pinalo ni Balaam. Ngunit ang anghel ay humarang muli sa lugar na wala nang malilihisan ng asno. Nang makita na naman siya ng asno, nahigo na lamang ito. Kaya, nagalit si Balaam at muling pinalo ang asno. Ngunit pinagsalita ni Yahweh ang asno. Itinanong nito kay Balaam, "Ano bang kasalanan ko sa iyo? Bakit tatlong beses mo na akong pinapalo?" Sinabi ni Balaam sa asno, "Pinalo kita sapagkat ginagawa mo akong hangal. Kung may tabak lang ako, baka napatay na kita." Sinabi ng asno kay Balaam, "Hindi ba't ako ay iyong asno at sa simula pa'y ako lang ang sinasakyan mo? Ginawa ko na ba ito sa iyo?" "Hindi," sagot ni Balaam.
Sa sandaling ito'y ipinakita ni Yahweh kay Balaam ang anghel na nakatayo sa daan at may hawak pa ring tabak. Kaya't nagpatira pa si Balaam. Tinanong siya ng anghel ni Yahweh, "Bakit tatlong beses mo nang pinalo ang iyong asno? Sadyang humaharang ako sa daan sapagkat mali ang binabalak mong gawin. Tuwing makikita ako ng asno mo ay lumilihis ito. Pangatlong beses na niyang ginagawa ito. Kung hindi siya lumihis baka napatay na kita, ngunit siya'y hindi ko sasaktan." Sinabi ni Balaam sa anghel, "Nagkasala ako. Hindi ko alam na nakatayo kayo sa aking daraanan. Babalik na ako kung hindi ayon sa inyong kalooban ang lakad kong ito." Sumagot ang anghel, "Huwag ka nang bumalik. Sumama ka sa kanila ngunit ang sinabi ko sa iyo ang sabihin mo sa kanila." At sumama si Balaam sa mga sugo ni Balak. Thank you for watching. Please don't forget to subscribe. May God bless you.